paano hiwain itong calamares. Wala kasing press eh. Kaya ang binili ko yung nasa congelar. Yung hindi press ko kasi ito. Kasi kay walang tienda ngayon. Kaya ganito. Pero masarap pa rin to. Kasi calamar din eh. Uy, nakulog. Ito kasi pagdito ng mga alaga ko. Kaya nga, ngayon lang ako magluto. Bawang ang ilalagay ko. Yan. Tapos sibuyas. Sibuya, lutuin maigi. Para yung mag-brunch.
tayo ngayon ng chipirones o tinatawag na calamares. Lutuin muna konti yung sibuyas at saka yung bawang. Para ilagay ko na itong calamares. Oh, ang dami. Ito na ang ipapakain ko, calamares. Tapos takpan ko. Kasi kailangan lutuin ng maigi para hindi makunat yung malambot, para masarap ang kumain. Pag malambot, masarap kumain. Tapos hindi ko linalagyan ng tubig. Ito. Lagyan ko na lang ng tubig. Pero pag wala na yung sariling tubig. Tapos lagyan ko ng bawang. Kaya lang bawang ito na polbo. Mamaya yung asin, kasi pag ginagyan ko na kasi ng asin, makunat na. So pag luto-luto na, lagyan ko na ng asin. Kasi kung ginagyan na kasi ng asin, kung magluto, makunat na yung lulutuin. So ganito kasi yung ginagawa ko. Pag nagluluto ako, lutuin ko muna yung dinuluto ko bago ako maglagay ng asin.
nilalagay yung kulay niya, yung para magiging color yung calamares. Mamaya kulit i-video para sa ganun makita nyo kung paano yung itsura yung calamares na makulayan sa mismong kulay ng calamares. Sige, mamaya ulit. Ito na yung calamar ko. Kulay na. Binigay ko na kasi yung kulay na eh. Ang sarap. Tapos, ang kasama ko, kanin. Sobrang sarap. Masarap, masarap.